Hi guys, Mecha Exotica here. Welcome to my channel. Please subscribe and enjoy. Okay guys, dito sa ating first vlog na tarantula rehousing video, itong tarantula lang i-rehouse natin ay ang juvenile Ornithoctonus aureotibialis or yung Thailand golden fringe. Kailangan natin ng dried sphagnum moss, plastic para sa magiging kalat natin just in case, catch cup, marker at tweezer, at itong prepare natin na enclosure with special substrate. Bakit siya special substrate? Well, kasi combination siya ng tatlong klase ng substrate. Yung first substrate na ginamit natin dyan is yung sand from PetSmart. Second is yung peat moss. Third is yung cocoa peat. So yun, tara, rehouse na tayo. At i-prepare na natin yung enclosure. Yan. Buksan natin. Guys, kung mapapansin nyo, mataas yung aking substrate. Kasi nga, yung nare-rehouse nating tarantula ay fossorial. Burrower sila. At dyan, gagamit tayo ng ito, yung marker na nabanggit ko kanina. Para makagawa tayo ng burrow niya. Yan. I-workout lang natin itong marker dito sa ating substrate para ma-achieve natin yung tamang size ng burrow. Medyo ipatag lang natin yung bandang entrance ng burrow. Tapos kuha tayo ng spray bottle na may lamang distilled water. At mag-mist lang tayo sa ibabaw para kahit papano mag-settle yung surface ng ating substrate. At para moist din yung ating enclosure. At may konting humid sa loob. At pag okay na yung burrow, syempre maglalagay tayo ng konting dried sphagnum moss. Yan. Paglalagay tayo dyan banda sa entrance ng burrow niya. Para pag nag-webbing siya, may dagdag support dun sa entrance ng burrow niya. At para maganda tingnan. Teka, tanggalin ko lang yung pumasok dun sa loob ng burrow. At medyo i-arrange lang natin tong sphagnum sa labas. Kapag nag-webbing siya dyan, sobrang ganda ng entrance ng burrow niya. Promise. Okay, after natin ma-arrange yan, maglagay tayo ng water dish, i-fill lang natin siya ng distilled water. Yan. Yung tamang dami lang. Huwag yung masyadong punong-puno. Yan. Okay na yan. So, after natin ma-prepare yung kanyang enclosure, kukunin na natin siya dito sa kanyang temporary enclosure, which is just deli container na may mga butas. Yan. Buksan natin. For sure, maraming web to. Yun nga. At ayan yung ating tarantula. Ang ganda ng kulay niya. Lumalabas na yung coloration niya. Itong marker, ipangko-cover natin doon sa burrow niya. Just in case pumasok siya doon, kapag itatransfer na natin siya using the catch cup. Ayan uli yung ating tarantula. So yun, i-transfer na natin yung ating juvenile tarantula. Actually, hindi pala catch cup itong ginagamit ko. Isa lang pala siyang maliit na deli container. Wala tayong available pa na catch cup eh. So, pwede na siguro to.
So, ayan siya, yung ating tarantula. Ang ganda ng kulay niya. And kubera lang natin, set aside, and then itabi na natin yung mga ginamit natin. At itong kanyang temporary enclosure. At yun, itatransfer na natin siya dito sa kanyang bagong enclosure. Yan. So, ayan yung ating tarantula. Transfer na natin. Gamitin natin yung tweezer natin, yung other end niya. At slowly, papuntahin natin siya dun sa ginawa nating burrow. Yan, dahan-dahan lang. At, ayun. Ayun. At andun na yung tarantula natin sa loob ng burrow na ginawa natin. Siya na bahalang magtuloy ng burrow na yan. Magwi-webbing siya dyan. For sure, ang ganda ng kalalabasan niyan. At kubera na natin. And that's it. Guys, salamat nga pala sa panonood nyo dito sa aking first vlog. Thank you. And don't forget to subscribe.